Kaway kaway mga ka-farmers, welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Good morning, good morning. So magpapakain po tayo ngayon ng ating mga alagang dekalb. So sinasabi ko sa inyo, ang pag-aalaga ng dekalb, basta madiskarte po tayo, siguradong wala po tayong lugi at malaki ang pwede natin kitain mga ka-farmers. So ngayon ay magpapakain po tayo ng ating mga alaga. So meron tayo ditong sapal ng nyog, tapos yung puso ng saging, tapos yung katawan ng kangkong, ginayat po natin. So ayan, ayan po yung ating organic na ginawa, organic feeds na ginawa ngayong umaga. So samahan nyo kami sa pagpapakain ng ating mga alaga at mag-harvest din po tayo ng mga itlog. Ayan oh, sanay na sanay silang kumain ng mga organic na pagkain kasi bata pa sila, sinasanay na po natin para hindi po tayo mahihirapan magkain. Kasi minsan pag nasanay sa commercial feeds, po nagbibigay po tayo ng organic feeds, minsan na pinipili or hindi kinakain. So mas maganda kung bata pa yung ating mga alaga, sanayin po natin kumain ng mga organic para hindi po tayo nahihirapan. Sa pagpapakain po ng ating dekalb ay 30% lang yung ating commercial feeds kasi hindi po tayo nagbibigay ng layer feeds mga kapamos, kasi hindi po tayo nagbibinta ng pang araw-araw na consume ng itlog, yung niloloto. Ginagawa natin, ini-incubate po natin o binibinta ng fertile egg para malaki ang ating kikitain. Kasi kung pangbinta, pangloto, nasa 10 lang yan mga ka-farmers. 10, 9 ang isa. Pero pag sa fertile egg, ang isa niyan mga ka-farmers, 30 pesos. So napakalaking difference sa mga ka-farmers. Tapos pag pinapisa po natin, 80 pesos ang binta ng ating dekalb. So ayan po yung presyohan. Yung iba nga mga ka-farmers, mas mataas pa dyan. Meron nga ako nakikita 190, 110 yung day old ng dekalb. Pero sa atin, pag day old, 80 lang. Tapos yung fertile egg, 30 pesos. So malaki po ang kitaan sa pagbibinta ng sisiw at saka pagbibinta ng fertile egg mga ka-farmers. Kaya sa mga ka-farmers natin na nagplaplanong magsimula, especially yung mga OFW na gustong magtayo ng for good business, ang advice ko sa inyo para hindi po tayo mahirapan sa pagkain pagdating ng ating mga manok, lalo na pag medyo na malaki, nasa 2 months old na hanggang 3 months pataas, kasi malalakas na yung kumain, mas maganda kung bago tayo magsimula ay magtatanim muna tayo ng madre de agua, kakawati, malunggay. Yan po yung mga malalakas ang vitamins na mga organic material na pwede natin ihalo sa ating mga organic feeds na hindi na natin kailangan bumili ng mga vitamins sa agribit. So ayan, lalo na yung madre de agua at saka malunggay, tapos yung kakawati, yan po yung napaka-importante mga ka-farmers. At saka yung mga yan, ang dali-dali lang mabuhay niyan mga ka-farmers. So pag meron kayo niyan, ipalibot nyo lang sa inyong farm sa susunod after 1 year or 5 months pataas mga ka-farmers, sigurado mga kapag-harvest na kayo at hindi mo na kailangan bumili ng vitamins, mamimitas ka na lang sa iyong bakuran at ihahalo mo sa iyong mga organic na pagkain tulad ng mga patapon na gulay, yung mga saging na nabubulok na, yung mga kamuting kahoy na pwede pang ibigay sa ating mga alaga. Yung po yung ihahalo po natin para malakas yung vitamins at
maganda yung fertilization ng ating mga manok. Mamaya mga ka-farmers, doon sa isa kong kulungan makikita nyo yung ating mga hiniwalay na dekalb. So yun po yung nangingitlog na. So kailangan nakahiwalay po, lahat po nandoon ay dekalb, para pag nag-incubate po tayo, lahat ng itlog na ating i-incubate ay walang halong lahi. So kailangan, kung mayroon kayong lahi na gustong makuha, kailangan ihiwalay nyo ng net or kulungan para hindi magkahalo-halo ng itlog, mga ka-farmers. So ayan, no, nag-aagawan talaga, ang lakas nilang kumain, mga ka-farmers. Kaya pag feeds ang ating papakain lagi, pag hindi tayo madiskarte sa pagkain, wala, halos tatablahin po tayo sa pag-aalaga talaga ng dekalb o kahit RIR, mga ka-farmers. Basta't madiskarte ka lang sa kanilang pagkain, napakarami naman ang makukuha natin pagkain sa ating mga backyard. Siguradong meron tayong kikitain at makakaganan siya po tayo. So ito po yung aking sinasabi, mga ka-farmers, nakahiwalay po yung ating mga dekalb na nangingitlog. Yan po yung ating mga i-incubate. So ayan, may mga itlog na yan, mga ka-farmers. Yung iba nanunuka, ang tapang, pero yung iba hindi naman. Hindi naman sila naglilimlim, mga ka-farmers. Iitlog lang sila dyan, tapos iiwan na. Kaya kailangan talaga natin ng incubator. So mga gusto magparami ng yung alaga, pag kayo ay magsimula ng ganito, kahit bumili lang muna kayo ng 20 pieces tapos paitlogin, bili kayo ng incubator, or kung marunong kayo gumawa ng DIY, napakadali lang, mga ka-farmers. Ang bilis lang paramihin, mga ka-farmers. Ayan, ito po yung kanilang kulungan ng mga nangingitlog na dekalb natin. So hiniwalay po natin para pag kinuha natin yung kanilang mga itlog, lahat na nandyan, mga dekalb ang lalabas, mga ka-farmers. So nandoon sa labas is mayroon nyo na halo, mayroon RIR at iba pang lahi, mga ka-farmers. So nakahiwalay po yung ating mga favorite na dekalb. Ayan, bastong gusto ko talaga yung dekalb, mga ka-farmers, kasi yung itlog brown na brown. So ayun lang, mga ka-farmers, magandang araw sa ulit sa inyo. So kaway-kaway sa ating mga OFW na gustong magtayo ng for good business.